Hello mga ka-Richie. So, isa to sa mga episode natin na ano, pinamugatan nating sharing with Kuya Richie. Ang dami kong mga pakulungan. Dahil gawa nga ng medyo babaguhin natin ng konti yung content natin, baguhin natin yung style. Hindi tayo masyado makalabas. So, dito lang muna tayo sa loob. Ayan, so, magandang gabi mga ka-Richie. Kaninang umaga, gumawa ko ng morning talk with Kuya Richie. This time, ano naman to, parang real talk with Kuya Richie. No? Ano ba yung real talk? Ano ba yung real talk na gusto kong i-open o i-share sa inyo? Ito yung ito yung nangyayari sa realidad ng mga buhay ng Kristiyano sa loob at labas ng church, no? Yun lang natin, parang yung pag-usapan lang natin, chika-chikahin lang natin, para kasi kapag napag-uusapan, nauungkat at may possibility na tamaan tayo, parang ako yun, kailangan ko magbago. Isa sa mga napapansin ko mga ka-Richie, sa mga Kristiyano, no, bakit kapag pagdating sa Sunday, tamad na tamad tayong bumangon ng maaga kaysa sa mga ordinaryong mga kailangan natin pumasok sa trabaho o sa school ng maaga. Alam niyo yun, yung preparation natin sobrang-sobra. Pag na-late ka ng konti, talagang nakakatakot, bawas yung sahod, ganyan. Pag na-late ka, yung teacher mo mapapagalitan ka. Pero pag sa Sunday, chill-chill, alam niyo yun, tulog talaga, no? Sarap talaga, no? Bakit kaya? Isa pong mga taktika ng kalaban niya na pasarapin yung tulog natin para, alam niyo yun, hindi tayo makapagsimba. Bakit kaya sa lahat ng araw, kapag Sunday ng umaga, dun iinit yung ulo natin kapag ka nawawalang medyas, yung panyo hindi nakaplansya, yung toothpaste mali yung pagkakapindot, instead na ipindot sa taas, bakit mo pinindot sa ilalim? Dapat sa taas yan. Maliliit na bagay pinag-aawayan. Bakit kaya? Pag Sunday yan. Ataktingan ng kalaban yan. Nagpipreach si Pastor. Ang sarap matulog. Andungo sa harapan. Ang sabi ng Pastor, sino yung mga gustong pumunta na impyerno dahil natutulog ka? Nakita mo na, impyerno? Ay, ako po, Pastor. Hindi mo na narinig na papunta pa lang impyerno. No, nangyari sa akin yun nung bata ako. No, tulog-tulog ako nun eh. Nagtayuan sila, ang nagtaasan ng kamay, sinong gusto rin pumunta ng langit. Nagtayuan sila ng kamay. Nung sinabi ng impyerno, yun yung pagkakarinig ko. Sinong gusto, hindi ko na narinig yung impyerno. Yung tinas ko, yung kamay ko. Kaya si Pastor parang nagulat siya. Nagulat lang siya. Yun lang, lesson learned. Huwag magtulog-tulog. Ano pa ba? Sa pagbibigay. Mga ka-Richie, Ka-Richie sa pagbibigay. Bakit naman kaya tayo mga Kristiyano ang lakas naman nating manlibre bumili ng mga bagay-bagay na hindi naman natin masyadong kakailangan or mga chill-chill lang naman sa araw, sa time na kailangan natin magbigay para sa Panginoon ang hirap magpakawala Kuya Richie. Ang hirap magpakawala, no? Yan, nangyayari po yan. So, makikita nyo, differences ng real na nangyayari sa mga buhay ng Kristiyano sa nagiging tawag na ito. Yung parang, gusto kong sabihin, yung expectation versus the reality. Dapat expected natin, malakas tayo magbigay ng, alam nyo, ang offering natin, ng tithes para sa gawain ng Panginoon. Pero in reality, parang ang hirap magpakawala. Pero kapag labasan, pumunta tayo dito sa mall, ang bilis, mayroong sale na. Ayun nga, kapag mayroong sale sa, kapag mayroong sale sa mall, o may mga murang bilhin, ang ganda-gandang bilhin, ang bilis natin magpalabas, no? Grabe mo mga ka-Richie, mga kapwa ko Kristiyano dyan. Bakit nga ba? Bakit mas gusto nating pagniyaya tayo ng Sunday, dinayaya tayo ng Sunday na mayroong beach o mayroong birthday party,
eh mas nako-compromise pa ang gawain ng Panginoon. Ah, sige lang, brother, araw-araw naman ako nakapag Sunday church, itong birthday may bihira lang. Diba? Lahat siguro tayo nakaranas ng ganyan sitwasyon, hindi ko kayo ma-judge, but really guys, dito masusukat kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Dito natin masusukat kung hanggang saan natin may paglalaban ng Panginoon. Hindi ko sinasabi I'm not perfect. Hindi ko rin naman sinasabi na kayo yun o yung sino ba yun. I'm not pointing out to any certain person. Para sa lahat, para po to sa ating lahat. Reminder lang to, isang eye-opener. Kasi alam nyo yun, minsan kailangan may nagsasabi sa atin eh. Minsan kailangan merong nagpaparemind sa atin. O ito pa ha, ang mga kabataan natin dyan. Ang lalakas nyong mag-ML. Ang lalakas nyong mag-games. Ano bang mga games ngayon? No, COD, Valorant. Nauutusan ba kayo ng mga magulang nyo? Nakakapag-ugas ba kayo? Lalong-lalo na ngayon na COVID eh, nandito lang kayo sa bahay. No, anong nangyayari? Nagiging fruitful ba yung buhay nyo? Or baka sa church lang kayo magaling pag-uwi ng bahay, wasak. Wasak yung hugasan. Wasak yung bahay. Walang linis. Alam nyo yun? Whatever we do to the... Ano sabi sa kasi nun sa Bible verse na yun? Lahat ng ginagawa natin, kailangan po nalulugod ng Panginoon. Whatever we do, do it for the glory of God, no? Nasa Biblia po 'yan. So maliit na bagay, malaking bagay, kailangan dapat po nag-glorify po ang ating Panginoon. So ayun po mga kapatid. Ito yung episode natin na Real Talk with Karichi. Kung meron kayong mga gustong topic na pag-usapan natin, bigyan niyo po ng suggestion. Ano lang to, Real Talk, walang ano dito, walang halong, anong tawag na ito, sugar coating. Sugar coating is not allowed sa Panginoon. Ang salita ng Panginoon, alam niyo po, is it's like a double-sided tape, but double sa, yung sword na dalawang ano blade, magkabila, English pa kasi ako na English, yung magkabilang sword na may blade, na napagtumago sa puso mo, talagang masakit. Okay lang masaktan basta ma-review kong buhay at ma-ituwid para naman sa ikalalago natin mga Karichi. So yun lang po mga Karichi. Wala lang. Usap-usap lang tayo. Sharing-sharing. And abangan nyo pa. May marami pa tayong mga ganito mga mapag-uusapan para sa ating ano, may lamok. No, maraming salamat po mga Karichi. See you on my next Real Talk.